Yexel Sebastian tumakas na sa ibang bansa. Kinumpirma ng Bureau of Immigration na nakaalis na nga ng bansa ang former dancer, YouTuber at toy collector na si Yexel Sebastian, kasama ng kanyang karelasyon na si Mickey Agustin. Umalis sila Yexel at Mickey papuntang Japan nitong Lunes lamang, October 9, 2023. Umalis sila habang nahaharap sila sa 200 million investment scam. Malaya silang nakaalis dahil hindi pa opisyal na nagsasampa ng kaso ang mga nagrereklamo laban sa kanila. Ngayong Martes ng umaga, October 10, 2023, ay nag-post si Sebastian ng video at paliwanag tungkol sa akusasyon laban sa kanila. Ito ang kanyang pahayag. Siguro panahon na para ipagtanggol ko ang sarili ko at buo kong pamilya. Ayaw ko sana magsalita. Dahil kahit magmukha kaming masama at basura sa buong Pilipinas, ay tatanggapin ko. Maiayos lang ng malumanay at tahimik. Pero kabaliktaran ang nangyari. Naging sobrang ingay na. Pati kaligtasan namin ay nalagay na sa alanganin. Masakit makita ang buong pamilya mo na umiiyak para sa kaligtasan namin ni Mickey at Zip. Kaya palagay ko ito na ang tamang panahon. April 7, 2022, nang sumama kami sa ribbon cutting na naganap sa isang legit casino sa Clark, Pampanga. After ribbon cutting, nagkaroon ng malaking event kung saan pinasalamatan ni Boss HP aka Hector Pantoliana lahat ng matataas na tao sa casino at iba pang casino branches. Legit ang junket, legit lahat ang tao, at legit ang operation. Hindi yan mapepeke ng kahit sino dahil hindi ka magkaka-branch sa isang casino na legal para magka-junket kung illegal ito. Yan ang pagkakaalam namin lahat ayon sa nakita ng mga mata namin noon panahon na yon. Maraming saksi niyan at maraming tao ang nakita ako dyan at si Mikey. Isa lang kami sa participants noong gabi na yan at alam ng lahat ng tao yan noon gabi na yon. Kalakip ng post ni Yexel ang video na kuha niya mula umano sa ribbon cutting ceremony ng isang casino sa Clark, Pampanga noong 2022. Binanggit din ni Yexel ang isang Hector Pantoliano na aniyay may-ari ng investment company na inireklamo ngayon. Pero wala itong sinabi kung saan napunta ang mga pera ng OFW na nakipagsosyo sa kanila dahil nagpasilaw ito sa mga litrato nila Mikey sa harap ng bulto-bultong pera at naniwala sa matamis na pangako nila na buwan-buwan ay kikita sila ng 5%. Nalaman ng publiko ang scam nang lumapit sa public service program ni Senator Raffy Tulfo ang complainant na si Amal Rosaroso na dating co-host ng Wawa Win. Ayon kay Amal, 1,000,000 piso ang minimal investment na sinabi at hiningi sa kanya ni Sebastian. Pero 2,000,000 piso ang naibigay niya. Lahat ni Rosaroso, sabi nila 1 million pesos yung minimum para makapag-invest dahil may 5% na interest. Inask ko po sila kung may contract. Sabi nila, meron naman po. Nag-send po ako ng pera through bank ni Miss Mikey. Late na po nila ipinadala yung kontrata, contract of loan po. Ang sabi niya, may kontrata po, pero hindi nila sinabi na contract of loan. Ang ibinigay po nila, naka-notarize na yung papel, nag-ask ako kay Ma'am Mikey, bakit contract of loan? Sabi nila, pare-parehas lang daw kami ng contract nila. And then, sabi nila, yung investment saka contract of loan, iisa lang daw po. Kami pong mga first-timer na nag-invest, akala po namin ganun. Yun ang mali namin. Dapat pala nagtanong muna kami. Pero kasi naniwala kami. Nang tawagan ni Tulfo si Yexel sa telepono, inilahad nitong investor din siya at si Mikey. Paliwanag niya, in-explain ko naman po sa kanila na ako rin po talaga, kami ni Mikey, investor din po kami talaga. Kumbaga, nagandahan din po kami sa platform, kaya po, nag-post kami sa social media namin na kung sino ang mag-invest din po sila. Ito po kasing investment na to, pinasok sa casino junket. In-explain ko po sa mga tao na hindi po ako ang may-ari nito. Yan po ay pagmamay-ari ni Hector Pantoliana.
Siya po yung signatory, HP Horizon po yung junket name niya before. Iginiit ni Yaxel na nagpakuha lamang sila ni Mikey ng litrato sa harap ng bulto-bultong pera pero hindi sila ang nagmamay-ari nito. Kinontra ni Rosa Rosso ang mga sinabi ni Yaxel dahil ayon sa kanya, pinagtataguan sila at hindi sinasagot ni na Yaxel at Mickey ang kanilang mga tawag. Nakablock din sila sa mga social media accounts ng magkarelasyon at hindi nila kilala ang Hector na tinutukoy ni Yaxel. Ano sa tingin nyo, investor nga lang ba si Yaxel Sebastian o siyang may pakana ng investment scheme na ito? Comment down below. Sana ay maisipan niyong mag-subscribe. Salamat!